So yun mga kapa, nandito tayo ngayon. Oops, wait, hindi ako nagpo-focus. Ayan. Nandito tayo ngayon ulit sa loob ng studio. And today, usapang drums naman tayo ngayon. Mga instrumento. Ito yung instrumento na talagang madalas kong ginagamit doon sa mga recordings namin ni Michael. Especially dun sa Binaliwala at saka dun sa Wala Ka Na at saka dun sa ibang mga songs na ginagawa din namin. And dun sa ibang mga songs din na pinuproduce ko para sa ibang mga projects ko naman. Okay? Dali, kulang ako ng stick. Saka syempre, bago tayo mag-umpisa, kailangan nakasapatos pag ano, pag nagda-drums. Kasi iba yung pakiramdam sa paa pag nakapaa lang. So kailangan magsapatos tayo. Yun! Shoutout pala doon sa asawa ko kasi binili niya itong sapatos ko. Kailan lang. Kasi sabi niya sa akin, dapat daw laging komportable yung paa. Kasi yun yung madalas na ginagamit. At saka madalas daw kasi ako nakatayo. At saka masibag daw ako magtrabaho. Kaya, binibilan niya ako ng maayos na sapatos. Right. Okay. So na kayo mga drumsticks ko dito. Actually, mga drumsticks ko dito sa studio, madalas mawala kasi kinukuha nung anak ko. So ngayon, ang mga naiwan sa akin na drumsticks ay mga luma. Ito, magkaiba pa ng size tong drumsticks na to. Isang 7/8, saka isang medyo mataba yung isa. And bago tayo mag-umpisa dito sa vlog natin na to, mga kapa, eh ngayon, sisimulan ko na rin na magbasa ng mga comments saka mag-shoutout sa inyo. And magsisimula tayo doon sa latest na video. Ayun, nakaka-upload ko lang. Yun. Ito yung What is IEM at bakit kami gumagamit ng IEM? So kung hindi nyo napapanood yun, panoorin nyo na rin, mga kapa. Yun. Yung iba siguro nagtatanong sa inyo, bakit mga kapaano? Tara, magkapaan na tayo! So yan. Gusto nyo malaman na ibig sabihin ng kapa. Mamaya, sasabihin ko ulit. Shout out kay Jose Avellana. Hello po, sir. Ang galing mo talaga sa music. Oy, maraming salamat sa iyo, Jose. Kay Von Lorito Nangkas. Ang hirap i-pronounce ng pangalan. Von siguro talaga to. Road to 100K na po. Ayun, maraming salamat. O nga, malapit na. Parang, ano na ba tayo ngayon? 98,300 guys. Maraming salamat sa inyo mga kapa. So dumadami na mga kapa. Yeah, marami na tayo. Pwede na tayo magkapaan. And pa-shout out Tito Babin. Pumangkin ko siguro to kasi Tito tawag niya sa akin. Heidi Marto Rillas. Yun. Sabi naman ni Martin Gomez, bago matapos ang week na ito, 100,000 subscriber na si Sir Babin Lim. Yun. Maraming salamat sa iyo, Martin. And may tinatanong si Mark Edmond Remetio, tinatanong niya kung magkano daw yung IEM. IEM, iba-iba kasi talaga yung presyo minsan. Parang dito sa drums, magkakaiba ng presyo. Depende kung ano yung kailangan natin, depende rin sa budget. So, ganun yun. Sino pa? Si Tiago Flor, pa-shoutout, Boss Babin. Yung mga babasahin natin ng mga comment, manggagaling dun sa latest na video, yung kaka-upload lang. Sabi ni Dean Ivan Kahanding, pa-shoutout idol, sa Lucena kami nakatira, sa Ilayang, Talim. Yung galing kami dyan sa Lucena, kailan lang. Yun, so yun lang guys, sa mga susunod ulit, yung mga magko-comment, papa-shoutout dyan. At saka kung meron kayong mga panawagan, babasahin natin yan. Kung may mga importante kayong gustong iparating doon sa mga nililigawan nyo, kung sino man, sa nanay, tatay nyo, nanasan man sila. Yun, babasahin natin yan. Mag-comment lang kayo na mag-comment. Babasahin natin yan sa mga susunod na vlog. Okay. Ngayon, usapang drums naman tayo ngayon, guys. Hindi talaga ako drummer or hindi ako magaling mag-drums. Pero kaya kong tubugtog ng drums. And yung drums ng Binaliwala at saka ng Wala Ka Na, hinalo ko talaga yon. Kasi sinubukan kong lagyan yon ng parang program drums. Hindi namin maramdaman yung parang walang feelings, ganon. Iba pa rin talaga pag papaluin mo, mas maisasabay mo rin yung bass, yung bagsak. Lahat ng bagsakan mas maisasabay mo pag
tinalo mo talaga yung drums sa bawat song na gagawin. Okay. Itong drums na ginagamit ko ngayon is Alesis. Alesis Crimson 2. Dati, gumagamit na ako ng analog drums. Ang disadvantage naman ng drums talaga, kagaya nung gamit ko dati, yung Sonor, is mahirap siyang i-record. Napakaraming microphones na kailangan. 10 mics yata yung nakakabit dati dun sa drums ko na yon. And lahat ng mics na yon may kanya-kanyang mga compressor or effects maliban sa cymbals. Pero simula sa snare, toms, kick, lahat yon nakapasok sa multicom, yung mga compressor. Ngayon, kaya naman ako gumamit ngayon ng electronic drums. Actually, meron na ako naunang electronic drums bago dito sa Alesis. Yun nga lang, yung naunang electronic drums ko, yung DM6, yung entry level. Ang pad nun is rubber. So pag pinalo yon, iba yung balik niya. Hindi kagaya nito. Itong Alesis Crimson 2, ang pad na ginagamit nito is mesh. So ibig sabihin ng mesh, para siyang tela. Para siyang, hindi naman tela. Basta parang kagaya siya nung mga pad na ginagamit sa mga totoong drums. Kaya yung balik ng stick, pag pinalo, parehong-pareho, kagayang-kagaya talaga ng totoong drums. Yun lang, ang mga cymbals ng electronic drums na kagaya nitong Alesis Crimson 2 is rubber. Pero okay lang din, kasi minsan isang palo lang naman sa cymbals, okay na. Hindi kagaya ng mga drums na paulit-ulit natin silang pinapalo. Ang isang advantage ng electronic drums na kagaya nito is pwede akong tumugtog. Kagaya nito, anong oras na ba ngayon? Ngayon, ay ba't walang charge yung phone, ay yung watch ko. Ngayon is 9:21 PM na. So kung totoong drums to, hindi na ako po pwedeng mag-drums dito kahit kulub na kulub tong kwarto na to. Meron pa ring sound na lalabas, may maglilik pa rin, lalo na malapit na yung kapitbahay namin, saka yung room ng anak ko, sa kabila lang nito. Malamang maririnig na't maririnig niya yon kung totoong, kung analog drums ang ginagamit na natin. Kasi yung cymbals pa lang nun, sobrang lakas na talaga. As in, hindi mo po pwedeng paluin yun ng mahina lang para mahina yung tunog. Iba rin yung pakiramdam, iba rin yung lalabas na tunog, pinalo mo ng mahina. Kaya nga, ang drums talaga may dynamics yan. Depende sa pakiramdam, depende sa song na ginagawa natin. Advantage nito, kahit gabi na, hindi ganun kalakas. Lalo na kung gagamitan natin siya ng headphone. Maliban na lang kung ikakabit nyo talaga ito sa malakas na speaker, lalakas talaga yung sound niya. Pwede pa natin gamitan ng headphone na kagaya nito. Kung naka-headphone ka na, so yan, pag naka-headphone ka, mas masarap siyang pakinggan kasi parang nandiyan lang sa harapan mo yung tunog. Ayun, natatamaan yung lapel mic ko. So parang nasa harapan mo lang yung tunog pag gumagamit ng headphone. And ang isang advantage din ng electronic drums is madali siyang i-record kasi simula dito sa mismong brain niya, dito sa controller, isang USB cable na lang yung pinapatakbo natin papunta dun sa computer, dun sa recording. Hindi kagaya nung inagamit ko dati na 10 kable ang pumapasok dun sa mixer. So dito, isang kable lang ang pumapasok dun sa computer natin. At lahat yan, naka-multi-track din. Lahat yan, separate yung recording niya. So kung gusto kong baguhin yung cymbals ko, mababago ko. Kung gusto kong baguhin yung tom na to, pwede kong baguhin. Kunyari, yung kick drum ko, sumobra, pwede ako mag-delete. Kasi ang pumapasok na signal from dito papunta doon is MIDI. Hindi nga ako ganun kagaling mag-drum, so ibig sabihin nagkakamali ako
At minsan may nakukulang akong palo or may sumusobra akong palo. So na-e-edit ko na doon sa Logic. Maliban doon sa Logic, meron akong isang biniling program na ginagamit ko para lang sa drums. Yun yung Easy Drummer. So binili ko nang hiwalay yung software na yon. Kaya yung tunog nitong electronic drums na ginagamit namin, is kuhang-kuha niya talaga yung tunog ng totoong drums. Meron lang isang kagulat-gulat na pangyayari nung binili namin itong drums na to. Siyempre, nung binili ko to, sobrang excited, di ba? Pagdating dito, binuksan na namin, unbox na namin, and then nagulat kami sa natuklasan namin. Wala siyang kasamang kick pedal. Yung pedal sa kick drum. Hindi kasama. So, hindi pala talaga kasama pag binili yun sa package niya. Ang mga electronic drums is crash ride saka hi-hats lang ang meron. Ito, may additional pa siya. May isa pa siyang crash cymbals dito. And lahat ito, pwede nating i-program kung anong tunog ang gusto nating marinig pag dito sa controller niya. And then, ganun din, pagdating sa computer, pwede nating baguhin kung ano yung sound na gusto natin. Itong mga tom, kunyari ito, pwede nating baguhin. Pwede nating gawing ride ito kung gusto nating gawing iba yung tunog nitong isang cymbals. Piano na lang talaga ako. So yun, mga kapa, hanggang sa susunod ulit. Saka syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Pag nag-subscribe kayo dito, ang ibig ko sabihin doon, mas marami rin ako ma-share sa inyo ng mga videos na pwede makatulong sa pang-araw-araw na ginagawa nyo sa buhay. Minsan, mag-share din ako dito ng mga videos na hindi related sa music na pwede makatulong sa inyo kasi hindi naman lahat ng nandito sa channel natin, mga kapa, ay musikero. Meron dito yung mga mahilig lang din talaga makinig ng music at meron din naman dito yung mga gusto lang, naging curious lang doon sa kung ano yung ginagawa natin. Kaya huwag niyong kalilimutan mag-subscribe dito sa channel ko. And ang hirap talagang tapusin ng vlog, kaya ganito na lang, bigla na lang, mawawala!